Lutong pata ng baka, Bulalo special. So ayan, luto na po ang gulay. Luto na po ang lahat. So malambot na po yung karne. So ano pang hinintay natin? So kainan na. So tama na po yung lasa niya. So lipat na natin sa mangko, sa misa, at tayo magkain na. What's up mga guys? Welcome to the Ronald's Home. Magandang hapon sa lahat. Andito na naman tayo sa kusina at meron na naman tayong lulutuin muli. Dahil nga eh napakatinding ulan ang nangyayari sa atin, limang araw na po tayong sinusunod-sunod na ulan. So malamig po ang panahon. Ang lulutuin natin ngayon ay may sabaw. So ang lulutuin natin ngayon ay tinatawag po itong pata ng baka, Bulalo special. Yan ang lulutuin natin ngayon. Pata po ng baka, hiwa-hiwa na po, may kuko pa nga eh. So, nakahiwa-hiwa na po yan, malinis na po yan, inulit-ulit na po natin lininisan yan. At yan, ang mga gulay na ating ihalo dyan. Meron tayong pizza bagyo, repolyo, at itong mais. Sariwang mais po yan. At itong onion leaves or daon ng sibuyas. Andyan na yung hiniwaywa natin na white onions, at saka red onions, at saka bawang, at saka luya. At yan, ang taba ng baka, yan ang ating panggisa mamaya sa mga rekado. So bago natin lulutuin yan, mayroon na po tayong isingit na video tungkol po sa kaganapan kanina sa ating araw-araw na hanap buhay sa pagde-deliver tube ice at matinding baha ang dinadaanan natin patungo at papauwi rito sa Bulacan. Tara't ating silipin muna. Yan pong baha. Yan po yan sa boundary ng Valenzuela at Tumikawayan. Ganyan po kalalim yung baha. Hindi naman yan ganyan kalalim nung kami ay laging dumadaan dyan. So, ang nangyayari po daw ay nagpapakawala po ang dam. Kaya ganyan po kataas ang baha na yan. So, dahil nga meron tayong service na panglaban sa baha, nakasurvive tayong tumawid dyan. Pero okay rin naman. So,
So na-release natin, dapat nga, disagwa na lang gamit natin eh. Gago! Yan ho, yung service natin, hindi tayo pinapahiya sa baha niyan. Mataas po yan, kaso nga lang, siyempre, baha, pag yan lumampas po dyan sa kalahati dyan, titirik na po yan. So, kawawa po yung mga kasama nating riders katulad niya. So, inilagay na po sa sidecar. So, yan ang kaganapan po kanina. So, ngayon, tayo na lang magsimula magluto. So, ang una natin muna gagawin ay atin muna itong pakuluan ng unang kulo. Pagkatapos kumulo ay ating itapon yung tubig. So, ganito po ang proseso sa paggawa natin ng pata ng baka, Bulalo Special. So, lagyan natin ng tubig sa gripo. Kaya naman, yan atin lang. Oh my God! Ating itapon. Wow! Dahil para yung mga bakterya niyan ay namatay. At yan, atin pa igigisa yan sa Ricardo bago tuluyan na natin i-pressure cooker. Yan, ating salang. Habang tayo nag-antay na kumulo yung atin naman itong i-prepare yung mga gulay, ating itong hugasan isa-isa kasi di pa itong hugasan. Ayan. Tanggalan lang natin sa dulo at titingnan natin yung mga reject. Ayan. Itong mga reject, itapon na natin. Itong repolyo, huwayway natin. Tingnan natin yung mga reject, baka mayroon itong hindi na pwedeng may halo. E atin itapon na sa basurahan. Ayan, hiwayway lang natin to. Wait a minute! Who are you? Ayan, para siya ano? Kamansi. Ito talaga ang pampa-aroma sa ating gawing ano? Pata ng baka. Bulalo Special. Ayan, ganito lang paghiwa niyan. Yeah, pang ano po ito. Ang huli na po ito ilalagay. Pag yan ilumambot na yung ating pata ng baka. Malalaking sibuyas ito. Daon sibuyas ito ha, hindi laman. Lagi umulan dito, kailangan natin may sabaw. Ang papainit sa singmura. Walang humpay ang ulan. Grabe. Ayan. Ito, itapon na natin sabaw. Unang kulo, tapon ng sabaw. Ayan o. Pata ng baka. So, ibarap natin sa kanyang lagayan. Ayan, ibarap natin sa lagayan niya. Tapon na po yan. So, ngayon, tinuhugasan kasi may mantika pa. Hugasan mo natin. Hugasan mo natin pressure cooker at ito at igisa na natin yung mga Ricardo bago tuluyan natin palambutin sa pressure cooker. Malinis na po. So mag-isa na po tayo ng mga Ricardo niya. Baka itong magsilbing mantika niya. Ito yung ating gawing panggisa sa Ricardo. So, hintayin muna natin mag uminit yung ano, pressure cooker. Yung taba ng baka. So, atin lang halawaluin. Hanggat siya magmamantika. Haluin. So yan, nagmantika na po siya. Yung taba ng baka, alam mo, nilagyan ng mantika talaga. Hindi, sadyang sa taba po yan ng baka. Yan o, nababasa po yung mantika. Yan. So ilagyan na natin yung ano, luya.
brown at atin na hintayin na mag-brown na mag-brown siya. Yung lutong-luto yung luya para yung aroma ng luya magandang lumalabas doon sa pato natin ng baka. So ayan, oh. Grabe ng mantika ng baka. Ang dami, oh. Lumabas, oh. Sinunod natin yung ano, bawang. Yan, bawang at buya pa lang yan. Yung white onion. Red onion. Ayan. So ngayon, nilagay na natin yung pata ng baka. Ayan. Ah, masarap ito. Pag umambot, naghihiwalay sa buto. Wala. Yan ang pata ng baka. So natin na hanuhuluin. So ayan. So maglagay tayo ng huminta. Kunting asin lang, lagyan natin ng kunting asin. Eh, sa bulalo kasi, hindi naman kailang maalat. Ayan. So, maglagay na po tayo ng tubig. So, lagyan po tayo ng tubig. Yan, tuluyan na po natin i-refresh cooker ito. Antay na po tayo mga isang oras bago yan lumambot. Yan, bigyan natin sabo para hindi siya matuyo. Yan. So yan, bago natin tatakpan. So, ano mo natin silalim baka nagtutong yun. Yan, okay naman pala. Sige. So, atin lang tatakpan at antay natin mga 45 minutes or hanggang 1 hour. 2,000 years later. 1 hour na po. Atin pong titingnan ang karne kung malambot na ba. Malambot na. Ah, lumambot na yung karne. Ah, kulang pa. So, medyo may katigasan nga rin. Kulang pa rin sa tingin, lambot. So ngayon, ilagay na natin yung ano. Ilagay muna natin yung mais. Atin muna pakuloyin ng mga within 15 minutes. Siwari ko, lamalambot na ere. Yan po ang pata ng baka. Bulalo special. Bagay po rin sa taglamig or tag-ulan. Oh my God! So, huli na natin. Wow! Napitsay Baguio at Sparipulio. Ito yung huli yan. Kaya mabilis lang po yung maluto. So ito. Matigas pa talaga, oh. So, another. Bakulo po tayo. Punibagong bakulo po tayo.
A few moments later. So yan. Yun po, malambot na. Malambot na yung mais. Grabe, tigas pa rin, oh. Grabe na to. Ah, malambot na. Ala ko eh. So, tikman natin kung tama ba yung kanyang alat. Sakto lang. Di siya masyadong malat at di rin siyang masyadong matabang. So, ngayon, mukhang kumunti ang sabaw. So, magdagdag tayo ng kunting sabaw. Kunti lang. Kumunti ang sabaw. Yan. Yan to ang pata ng baka. Pata ng baka. Bulalo special ang tawag sa ating niluluto ngayon. Maganda ito kung naghihiwalay na sa buto talaga. Yan ang the best bulalo. So ngayon, within ano pa, palambutin pa natin within 10 minutes kasi medyo matigas pa. Pangatlong tingin natin kung ito ba yung laluto na talaga. So mukhang lambot na siya. Ayun. Ito. Lambot na ito. Grabe. Ay, umiwalay na. Hindi na ito. So, ilagay na natin yung gulay. Ilagay natin yung repolyo. Ayan. Ilagay natin yung gulay. Ito, nagpapasarap sa ating bulalo. Special. Repolyo. Sunod na natin, ano? Pizza y Baguio. Masyadong marami. Yan. So, madali naman itong maluto. So, yan. Tignan natin kung talagang lasang bulalo na ba talaga rin. Yan. Ito. Yan, yung pagkumulo ulit yan. Yan, luto ng gulay. At saka, ano na yan, malambot na po yan. Yan, ito, kulang pa yan. So, ilagyan na rin natin yung ano, daon ng sibuyas. Yan, ang nagpababango sa sabaw. Yung kanyang dahon niyan, yung onion leaves. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Mukhang maliit yung ating ano, pressure cookie. Mukhang bitin tayo sa sabaw nito. So may kulang pa niyan. Lagay po tayo ng sealing green. So, ang sealing green, mabitin ang sealing green natin. So, ating gupitin. Isa lang eh. O, yan. Ahang-hang siya ngayon yan. Sealing green na yan. So, ngayon, tatakpan natin muli within 2 minutes. Tignan natin i-pressure cooker. Hayaan at nakatakip ng gayaan. Nakasingaw. Yan. So ngayon, titingnan natin muli. Ito ng ating lutong pata ng baka, bulalo special. So yan, luto na po ang gulay. Luto na po ang lahat. So malambot na po yung karne. So ano pang hinihintay natin? So, oh my God! Na. Wow! So
tama na po yung lasa niya. So, lipat na natin sa mangkok, sa misa, at tayo magkain na. So yan, luto na po yung ating pata ng baka, Bulalo Special, or Beef Special Bulalo. So, tara, kaya na tayo mga guys. Kaya na po, kaya na. Masama na. Kain. Sarap nito. Sarap talaga dito sa may sa malamig na panahon. Ang gulay, oh. Gulay pa lang, oh. Ulam na. Sabaw pa, ulam na lang yun. Malambot na malambot na siya, oh. Yan ang balat ng baka. Bata ng baka ito. Dandahan po tayo. Sige. Kargado tayo ng cholesterol ito. Huwag masyadong kainin. Isang buwan, isang bisis lang, pwede na. Kain. Tawa. Ha? Grabe, oh. Tama, lambot na lambot, oh. Yan, ang baka ng baka, Bulalo Special, kung tawagin. Ay kung kayo may hilig na dito, huwag niyong antiligin kumain. Isang buwan, isang bisis lang. Kargado po ito sa cholesterol. Gulay lang, gulay. Dito na. Ayan, magsarili daw ako, sabi ni Mrs. Sabi ko na eh, kain na eh. Yung taga video, takam na takam nga eh. Gulay pala ang oh. Yan, the best Bulalo. Pata ng baka. Bulalo Special. Yan mga kaes. Yan ang buong kaganapan dito po sa bahay, sa Ronald's Home. So ang sarap ng kumain ng bulalo. At napakalagkit ng sabaw. Masarap talaga sa tag-ulan. Pero huwag niyo ulit-ulitin yan kasi masagana po yun sa cholesterol. So yan po. Shout out po sa lahat ng aking mga salit viewer na patuloy na sumaybay sa aking muting channel. Sa aking mga subscribers, shout out po. Sa aking mga kasama ng magigilo or magchuchubay sa planta, lalo na taga-baggers dyan at saka mga taga-takal po ng yellow, shout out po. Di ko na kayo isa-isahin. Yan lang po. God bless us and bye-bye.